What is good, guys? And we are now back, no, with another new video na naman tayo, mga tol. So today, guys, mag-unpack tayo, no? At titignan natin itong dumating sa akin, which is itong, Tektro. Tektro E10 0.11 MTB brake pads, no? Okay, so basically, guys, kumuha ko ng brake pads kasi medyo, ano na yung isa ko, no? Yung isa ko mountain bike, medyo malalim na yung kagat niya. No. So, kung maalala niyo, gumawa ako ng video, no, na kumuha ako ng bleeding kit. Pero ngayon, susubukan ko muna baka kayanin sa pagpalit ng brake pads, no. So, tingnan muna natin. Pero ayun, nalaglag. So, titingnan muna natin, guys, kung kayang makuha, no, sa paglagay ng bagong brake pads, no. Feeling ko kasi medyo manipis na siya. Pero ayun. So, pag hindi talaga nakuha, ayun, magbe-bleed na tayo ng ano. Baka siguro may hangin na yung brake system natin, which is Tektro. So yung gamit ko pala, guys, isang bike is Tektro, no? So ito, kumuha ko ng Tektro na pads para walang issue. Oh, by the way, 792 ang kuha ko dito, no? 792 kasi dalawang kares, no? So kumuha na ako ng sobra para sa isa ko ring bike kasi lahat ng brake ko dito is Tektro. So, para hindi na ako kukuha sa sunod. Kung baga, ganun lang siya. Spare lang. Okay? So, tara, tignan natin. So, lalagay ko lang, guys, yung Lazada link, no? Kung saan ito kinuha. Okay? So, ayan, no? As you open the box, no? Yeah, kita mo? Yeah, my friend, no? My friend, no? My friend, my friend. And, syempre, ano? Syempre, bibigyan natin ito, guys, na ano, magandang review, no, sa Lazada. Okay, so ayan siya, wala na. Okay, so ito, guys, yung nakuha ko, no? Ano to, eh, 2 pairs ba? 1 pair, 2 pairs, 4 pairs. 2 pairs, 4 pairs, tama ba? So ayan, pakita ko muna to, no? So merong keychain, no? Ayan, keychain ba yan? Parang keychain, no? They're very generous enough, no? Binigyan tayo ng keychain. Tapos ito, guys, ang brake pads, no? As you can see. Ayan. No, so may ito yung, guys, ang pin ng Shimano, eh. Ayan. Ito yung usually ginagamit nila. Ayan. I'm not sure kung pwedeng gamitin ito sa ano, sa Shimano MT200, pero feeling ko, hindi ko alam, eh. Comment down below nyo na lang kung pwede itong gamitin. Oh, by the way, ingatan nyo pala, guys, yung ano, kasi yung kamay nyo may oils yan, so huwag nyo hahawakan ba para hindi makontaminate. Siguro lalagay ko lang nandito. Ayan. So ano to, eh, 4 pairs, no? Ayan, Tektro. Ingatan nyo, guys, huwag mano, huwag mo hawakan yung pinakamis mga brake pads. Ayan. Ayan. May mga spring pa dito, guys, na bago. Ayan, papalit tayo, no? Ayan. So ayan siya, no? Oops, naku, baka nakontaminate ko na. So nakikita nyo ba? Nilalapag ko lang. Ayan. Tapos ito, separate natin para maayos. Okay, tara, i-close up natin. Okay, so ito yung close up video, no, ng item. So as you can see, Tektro E10.11, no, yun yung kinuha ko, no. So 1 2 3 4 5 6 7 8, so 4 pairs, no, 4 pairs ng 8 pieces. Tapos ito, guys, may safety pin ng pang Shimano. So I think feeling ko pwede siya sa ano, sa Shimano, kasi mayroong ganito, eh, ano. Hindi ko alam lang kung pwede itong gamitin. Tapos ito, guys, is ba tawag dito? Spring, no? Spring. Okay? Pero ayun, more likely baka gagamitin ko pa rin safety pin ng ano, ng luma ko, kasi mas naka-screw 'yun, eh, kaysa dito. Kailangan mo pa siyang iangat-angat, no, yung dulo nito. No, ito yung dulo, may dulo kasi yan. Kailangan mo pa siyang iangat-angat. No, pero I'm not sure, ha? Again, ay correct na lang ako kung pwede itong gamitin sa Shimano MT200 para mabasa rin ng iba. No, so pakita ko lang, guys, yung close up ng pads niya, no. So as you can see, yan, may mga metal resin ba tawag diyan. Yun, yan, makapal, oh. Bagong-bago. Ayan. So kitang-kita nyo ba yan? Ayan. So ito, isasalpak natin dun sa ano, sa Tektro nating ano, brake system. Okay? Alright. Okay, so bago lahat, nasa yung alin ko. Ito yung mga tools ko dito. Ang gulo, no? Ayan, mga tools ko. Mukhang kailangan ko na ata mag-invest ng toolbox, eh.
Makita ko lang yung mga tools ko dito, pati yung mga ibang abubot ko dito. Yung mga, ano ba ito, mga torque wrench, yung mga kung ano-ano pa dyan, okay? So guys, yung kailangan nyo lang dito is, ano, is yung, ayan, Allen wrench, no? Allen keys, tapos konting tiyaga. Okay, so tara, ipakita ko sa inyo yung kung saan natin ito ilalagay. So okay, no, kukuha tayo ng 4 pieces, no? Teka lang, ayan. Kuha muna ako spring, dalawa. Spring, no, dalawa, harap ni Cole, pati 4 pieces. So ito yung kinaganda, eh. Pag may mga gamit ka guys dito sa grahe ninyo or sa workshop ninyo, eh, kukuha ka na lang. Okay, so lagyan natin dito para hindi mo contaminate. Ayan. Kita nyo ba? Pati ito. Yeah. So, ito guys yung ano no, yung Tektro brake system natin, no. Ayan siya. So, medyo kung papansin nyo siya dito, no, medyo malalim siya. So, dalawa lang yan eh. Either kailangan i-bleed or may hangin. Pero okay pa namin feels niya eh. No, feeling ko ano lang eh. Medyo talagang gamit na gamit ko na yung brake pad. So, I think kailangan na siyang i-replace. No? Pero, ayun, more likely ano ko din to, i-bleed ko din to kung talagang hindi makuha sa pagpalit ng brake pad. So, eh. At syempre, ano din pala, kailangan din talaga i-bleed, no, yung brake system nyo para matanggal guys yung ano, yung maduming oil niya. So, mapalitan ng bago, di ba? Alright. So, ayun pala, no, ipakita ko lang, ito yung dual piston. So, ito yung gagamitin nating ano, no. Yan, yung Tektro E10.11, no. So, yan yun. Tingnan natin guys kung gaano nakanipis. And by the way, yung ito pala, no, itong brake pads ito, hindi mo po siya pwede gamitin dito sa quad piston kasi mahaba yan, yun, mahaba yan. Yan. So, ito guys, isa ko, yung Hopetech E3 V4 na quad piston. So, hindi siya compatible pag dyan mo siya nilagay. Okay, so, yan. Check nyo lang guys yung ano, appropriate brake pads ninyo, no. So, pwede to. So itong video na to, pwede itong quad piston, dual piston, ayan, okay? So tara, simulan natin. Okay guys, so to start off, no? Ayan, no? Ang kailangan yung unang gawin is kuha kayo ng Allen, no? Ano ba to? Size, ano ba to? Size, oh, hindi ko na alam, ah. Size 5 ba to? Ayan, hindi ko alam, basta ito. No, ayan, so lubagan nyo siya alternately para ayan, hindi mabungal yung isa. So iwasan nyo rin pala guys na ano, na hawakan yung brake rotors. So ayan. Alisin muna natin 'to. Alisin natin ang buo. Okay? So matatanggal natin yung adapter ko ano. So itong nasa harap ko is 180, sa likod naman is 160. Okay, so kaya may adapter siya. So mas mataas. Okay, so tara eh, kunin natin itong buo para makita natin. And ituturo ko na rin guys kung paano mag, ano, mag-reset ng piston. Okay. So kailangan nyong gawin yun. Ayan. Tanggal na, no? So pagtanggal na, ayan, tabi nyo lang muna itong adapter, no? Ayan. Tandaan lang. Lilinisin na rin natin to. Dumikit pa. Okay. Parang may ano siya, no? May parang on ba to? Parang may on. Hindi naman ako dyan kung yan yun. Palitan ko na ng bago. So guys, pakita ko lang to. Yung ano, no, yung screw, may washer yan. So, minsan pag walang washer, wag nyo nang ilagay sa bike. Pero pag merong kasama na, kasi ibalik nyo lang. Ibalik nyo lang yung ano, kung paano siya kinalas. So ganyan, no? Lilinisin ko rin to, no? Okay, so ito guys yung brake pads natin, no? Ayan, no? Tatanggalin natin. Okay, so gamit tayo ng maliit na Allen. Size 2.5, no? Di, joke lang. Gamit tayo ng mas malaki. So. Okay. So, ito yung mas gusto ko to yung screw eh. Kaysa yung spring. Okay. So, ayan guys, medyo okay. Medyo worn out na siya, ano. So, tingitan nyo guys, oh, yung spring ko medyo malambot na rin. Kaya may kasama siyang bago. Okay. So, ayan siya. Yan. I'm not sure kung okay pa to, pero
ano na eh, malambot na eh. Kita nyo ba? Ayan o. Ay. Medyo tingin ko manipis na rin siya sa akin. Check ko lang yung bago. Ah, oo. Manipis na nga. Manipis na nga din. Okay. So, I think guys, ano tayo? Palit tayo. At mukhang kita nyo naman medyo madumi. So, manipis na rin talaga. I think pati yung likod din eh. No? So, tara. Palitan natin. Tingisin na natin yung ano, yung buong caliper. No, gamit ako ng ano, tissue, pati alcohol. Kung makaya nyo lang maabot. Yan, kita nyo. Okay. So, tapos, sa pag-reset guys, ng piston, pwede yung tire lever or allen key. At ako, allen key na lang. So, ginagawa ko, diba ganito, lagyan mo siya. Tapos, ipipress mo siya. Para bumalik yung piston niya sa dati. So, ayan. Ito yung piston, no? Ito yung piston. So, ipipress mo lang siya. Ayan. Lagyan mo ng pressure para ano. Para bumalik siya sa dati. Basta guys, pantay yung ano ah. Yung pag-press nyo para hindi masira yung piston. So, ayun siya. Or spatula. Pwede spatula kung gusto nyo. Punatan nyo lang. Okay, so makikita nyo yun, ano? Mukhang na-reset ko na siya. Ayan, balik na siya sa dati. So, minsan, pwede nyo nga kamayin, actually. Medyo mahirap nga lang. So, ayun, tire lever or ano. Or spatula. Flat spatula pwede. Okay? So, ayun. Nalinisin natin natin yung screw. No? Yung screw niya. Mga buha-buhangin kasi. Kasi ito rin. Ano, makikita niyo. Inisin niyo na lahat. Ito yung adapter. Okay, so sa paglagay no, guys, ano, yung dalawang brake pads na bago, no? Ayan. Pero ako mas gusto ko pang ano siya, linisin ko na lang din ng alcohol para to make sure lang. Kasi na-contaminate during packaging eh. Ayan, kumita nyo yun. So, isopropyl alcohol para ano, para sigurado tayo. Ayan, kita nyo. Okay, so patuyo nyo lang ng konti. No? Tapos, yung spring na bago guys, ganito gagawin natin, gimmick natin is lagay nyo siya dito, sa loob. Pati yung kabila. So, I think baka yung spring siguro malambot na eh. Ito matigas oh. So, lagay nyo dito, balik nyo lang sa loob. No? Yan. Yan. Tapos, pag nakita nyo na yung butas, ilagay nyo na yung safety pin, no? Ayan. Mas gusto ko itong safety pin para sigurado. Threaded kasi ito eh. Tapos yan. Ipasok nyo na. Sana ano, sana gumana to. Okay? Tapos ibalik nyo na. Yung ano, no? Yan, okay. Ulitin ko lang guys, yung not necessarily may washer, no? So, kung wala talaga siyang washer, guys, huwag nyo siyang lagyan na. Basta sinasabi ko lang, kung paano nyo siya binaklas, ganoon nyo lang ibalik. Ayan, medyo malalim na yung kagat niya. So, ayun. So, pero baka mag-bleed din tayo para to make sure bago lahat. Okay, guys. So, i-check na lang, guys, yung brake pads ninyo pag medyo spongy yung ano niya, malambot. So, yun, malaking factor baka yung brake pads ninyo put-put na. So, kailangan ng palitan. So, medyo matigas na siya ulit kasi makapal na ulit yung ano, brake pads. Bago pa. Okay? So, bago natin guys higpitan, kailangan pa natin siyang i-align. So, nakagawa na ako guys ng video kung paano mag-align ng brakes, no? No? Ng, itong caliper, no? So, gagawin nyo guys, no?
pipindutin nyo ng mahigpit, no? Ayan. Make sure ano, maluwag ha. Make sure maluwag to para may space siyang gumalaw. Okay? Luwagan nyo lang siya. Luwagan nyo. Tapos, ipireno nyo siya ng madiin. Okay? Para magsentro yung caliper. Itong technique naman to, it works naman. Pero not all the time gumagana siya. So, minsan, kailangan mo pa siyang i-manual align. Or, ayun, yung paggamit ng brake aligner tool. Ayan. Okay. So, okay na siya, guys, no? Yan, walang sayad. Naka-align naman. Malaki naririnig, di ba? Yan, malakas na. Okay, so, ayun. So, ano no? Successful ang pagpalit natin ng brake pads, no? Yan, nakuha ko naman yung papakita ko sa inyo, guys. Papakita ko lang, no? So, eto medyo, ayun, no? Hindi na siya ganun kalalim, no? So, ramdam na ramdam ko na kumakagat siya. Unlike ito, papalitan pa natin, tignan nyo kung gano'n siya kalalim. Boom! No? Boom! Yan o, lalim o. Or likely, mas pudpud tong likod na to. Yan o, so, yan, tignan nyo naman o. Ngayon o, tigas o. Yan, mas maganda yan para mas ramdam mo guys na kumakagat talaga siya. So, mukhang sentro naman guys yung ano natin. Hindi nyo nakikita, pero yan, wala siyang tunog, walang tumasayad. Perfect ang gawa natin. So, yun pala guys, no? I-add ko na rin, no? Dahil nga nagpalit ka na rin ng bagong brake pad. So, ito, kuha tayo ng tissue, no? Tissue ginagamit ko, ano? Tapos, yung rotor ninyo, make sure na napadaanin nyo lang. Yun yung guys kung gaano kadumi yan, no? Para everything is bago, no? Yan, yun, no? So, pero actually, hindi naman may iwasan talaga na madudumi yan, no? So, ayan. So guys, no, ayan, alcohol kuha kayo, no? Tapos pahiran nyo lang, no? So, expect nyo naman syempre madumi yan talaga. Yung mali ka buk dyan dumidikit. Yan, para ano, para bago, para ma-achieve yung maximum braking power, no? So, ito guys, so, ano, idadagdag ko lang ulit to, no? Ito, ginagawa ko yung likod ko. As you can see, sobrang nipis na ng likod ko, no? So, talagang palitin na talaga ito. Sobrang, yan, dumi na, no? Yan. So, actually, parang bungi na nga yung ano, yan, no? Bungi na nga, yun, no? So, as you can see, magaspang na kata ito. Well, pag ganito guys, yung brake pads ninyo, eh, wala na to. Dispose na to. Okay? So, ganun lang gagawin ko. Harap, likod. Yun, same procedure lang. Okay? Alright. Well guys, so ito, pakita ko lang. Oh. Ito yung new brake pads natin. No? As you can see, tapos yung new spring. So, I think malaki din yung factor guys. Dapat bago din yung spring. No? Para maganda yung rebound niya. No? Parang jowa mo, ni-rebound ka lang. Tapos ito naman yung old brake pads natin. So, you can see, ew. No? So, pag ganitong brake pads mo guys, wala na to. Tano to, disposable na to. So again eh, better ano no, invest with your safety. Preno to guys, huwag nyo titipireno, okay? So ito, ito na may luma, no? As you can see, parang kitang kita mo guys, oh, medyo deformed na. Ito, yan o, oh. Yan o, oh. Ito yung bago, ito yung bago, ito yung luma. Yan o, oh, deformed na o, oh. Malambot na. Okay, yan, tigas o, oh. Yan. So buti guys, eh, gumawa tayo ng video na ganito para makita nyo guys na kailangan din talagang eh, magpalit na, no? Okay, so I think guys, dito na rin natin tatapusin yung video natin for today. So maraming salamat po guys sa panonood. At kung hindi pa po kayo napag-subscribe, make sure na i-subscribe po na yan. And also, click nyo rin po notification bell para updated din kayo sa ating next video. So maraming salamat guys, no? And kita-kits sa next ride. Ingat!